Makakaita, ganun din. Tingnan nyo to. Prometheus Unbound, di ba Ben Cuevas? Nilaga, wala namang nakakatakot sa kanyang sinabing tula, except that, nung napansin ng mga tao, nakalagay Marcos Hitler, diktador tuta, doon sa higit, no? Nakalusot yan, no? At si Ruben Cuevas pala ay si Professor Pete Lacaba. Si Jose Pete Lacaba. Kay showbiz writer na siya kayo. So, matindi yan, ano? Yung idimiograph, ginagamit din na simbahan yan dahil meron siyang mga publications. Pero to, pag nag-mimeograph ka, yung mimeograph, madaling ma-detect kasi may mga, yung mga machine yan, may mga numero yan. At yung mga numero, may mga kung anong print. No? Kaya, ano, no, nakakatakot yan. No? Kapag kinatok ka, ano mo itatago yun, tapos ang ingay-ingay pa niyan. Diba? Pero ginawa nila para sa demokrasya. No? Yung mga mimeograph. Ganyan ang mimeograph. Ito po yung tinatawag na mimeograph. So ito, nung pinagbawal yung collegian, nagkaroon ng rebel collegian, revolutionary collegian, at nung na-restore yung Philippine collegian, matatang pa din, yung editor na si Dito Sarmiento ay naglagay sa campus ng UP nung si doctorate, nung gawing doctorate of law si Marcos. Pinakalat nila itong dyaryo nito, nakalagay, kung hindi ngayon, kailan pa, sino kikibo, kung di tayo kikibo, sino kikilos, kung di tayo kikilos. After a few days, inaresto si Dito. 1 year siyang nakulong, pag-uwi niya sa bahay nila, mga ilang buwan lang, patay na siya. Nagkaroon siya ng sakit sa kulungan. So, mga nasayang yung mga buhay na ito. So, marami sila. May Signs of the Times yung mga Katoliko, sa simbahang Katoliko. No? At ito naman, yung kaniyang yung parody, yung Sick of the Times. So, Signs of the Times, Sick of the Times, Imelda Flaps again. Tapos nakalagay, Premier Tonight. Yung Evita, tungkol kay Eva Peron, First Lady of Argentina. Yung, ito, Evita eh. The Life and Crimes of Paris. Eva Duarte. Nandiyan yung mga babaeng mga journalist, no? At yung mga iba pang journalist, at ayan, ito na yung meat ng aking sasabihin. Yung mga churchmen. Yung mga pare, hindi sila, kumbaga, ngayon, kung ikukumpara mo noon, pag may issue malaki na political, parang petics-petics yung church hierarchy. No? Kunwari, yung issue ng yung panahon ni Pangulong Gloria, tahimik ang mga obispo. Halos. No? Pero nung panahon na yun, no, maraming mga taga-simbahan, taong simbahan, ang lumaban. At saka problema kasi noon, kapag parang NGO ka, pari ka, tumutulong ka sa mga mahihirap, itatag ka na as communist. Yun yung mahirap noon. Eh pag communist ka, illegal maging komunista, kulong ka din. So tumulong ka na nga, kulong ka pa, no? So, yung mga pare, nakulong yung mga yan. Pero hindi sila nagpatina. Si Sister Mariani Di Maranan, ito, nakalimutan na nung ibang tao, pero mahalagang babaeng badre ito sapagkat siya ang walang takot na nag-document ng mga human rights violations ng panahon na kapag ginawa mo ito, it's tantamount na maaari ka rin arestuhin. No? At nakulong si sister. At narinig niya yung mga noong nakakulong siya, narinig niya yung mga babaeng nire-rape. Narinig niya yung mga umuungol dahil sa sakit ng torture. No? Si sister nakulong din. Pero tuloy-tuloy lang siya. Nagkaroon ng Task Force Detainees of the Philippines. At yun yung nagbibilang ng mga human rights violations. Noong panahon na yun, na walang nakikinig sa mga human rights biktima ng human rights violations at sa kanilang mga pamilya. No? Nandiyan din of course si Cardinal Sin. Si Cardinal Sin po noon, bagong Archbishop of Manila. Doon din ako nagkakamali, 1974, siya naging Archbishop. Galing Iloilo yan eh. No? Tapos in-chick, kaya Sin. So Jaime Sin siya. Ngayon, nung naging Cardinal, Jaime Cardinal Sin siya, tawa ng tawa yung buong mundo. Kasi yung Cardinal Sin po, yun yung punong kasalanan. That's the greatest sin, kumbaga. Tapos ang Cardinal mo, ang pangalan, Cardinal Sin, no? Ang tindi ng irony na ito, no? So si Cardinal Sin, tignan niyo kung mabuti. Ang una pong laro ni Cardinal Sin, Archbishop of Manila ka, martial law time. Anong gagawin mo?
Di ba? Kapag ka ikaw ay masyadong naging madaldal at masyadong mong nilabanan si Marcos, ano mangyayari sa'yo? Hindi pa nangyayari ito, pero eventually nangyayari kay Bishop Romero. No, sa South America. Dahil sa kakalaban niya sa regime, ngayon nagmimisa, binaril. There was a great danger for churchmen to be fighting the dictatorship. But they did. Pero ano, ang laro ni Cardinal Sin muna, tinatawag na critical collaboration. Ano ibig sabihin nun? Pag maganda ang ginagawa mo, Marcos, pupuyin kita. Pero kapag kapangit ang gawa mo, i-criticize kita. So yun yung unang policy niya. No? Kaya kung titignan mo, friends pa sila, ito si General Berpuyan. Kapag mo si Cardinal Sin, ni-welcome niya kayo sa Villa San Miguel, doon sa bahay niya doon, sasabihin niya sa inyo, welcome to the house of Sin. So, oh, man. Sasabihin mo kay Imelda yun, no? Imelda, welcome to the house of Sin. Oh, Cardinal. So, ayan, ano, si... Nakikipag-usap si Marcos, no, kay Cardinal Sin. At ito, pinapalabas niya po sa Villa San Miguel si Imelda. Joke, no? pinapakita na yung mga Christmas lights, no? So, friends sila ni Marcos, no? Cardinal Sin, si Marcos, Imelda, mga friends sila, no? At ito, no, rare picture of Cardinal Sin in barong Tagalog, no? At kumakain ng lechon. Kita niyo, no? Si Cardinal Sin, nakakatuwa ang tao yan, ano? Kasi, from critical collaboration, naging masyadong critical na siya, eventually. Bakit? In fairness to the Cardinal, yung nagpubutan ng ibang tao na Cardinal Sin, yung mga mas bata, yan yung pakialam merong Cardinal. Yan yung sinasabi nila, eh. Pakialam merong matandang Cardinal. When Cardinal Sin was first became cardinal, he was one of the youngest cardinals in the world. One. Number two, he was so active with the poor. Meron siyang laging nagbumibisita siya sa mga ano no, sa mga mahihirap, no, sa mga urban poor. Yun yung nakakalimutan na ng tao. Cardinal Sin had such a great effect during EDSA Revolution because he was so good as a cardinal. No? Ayan. Very involved siya. So yan, naging dismayado si Cardinal Sin noong 1976. So makikita na yung pagka-dismaya niya. At yan, galit na siya, no? Bakit? Kasi po, at yung sense of humor, kasi po, mamaya. Pero ito yung sense of humor niya matindi din. No? Si Cardinal Sin, no? Palatawa yan. Magbibigay ako ng Cardinal Sin joke sa inyo. Ito lagi itong binabangit ni Cardinal Sin sa mga kasal. Sasabihin niya, meron daw mag-asawa na nagsabi sa kanya, Cardinal, can we have a formula? Okay, what formula it is if we're going to be married? Cardinal, please call me apple pie and call her cherry pie. Okay? Apple pie, cherry pie, I now pronounce you fruit salad. Tapos yung joke, talaga paulit-ulit niyang kakatawa pa din sa kanya, no? Tatawa pa din siya. At then itong matinding joke niya, no? Cardinal Sin was going to the inauguration of the Jose P. Lauel Monument in Batangas. So, ang bagal nung sasakyan ni Cardinal Sin, bigla nandyan yung ano, yung kotse, ang bilis. Ano nga yung kotse ito, sabi ni Cardinal? Aba, the presidential car arrives. Huh? At ando si President Marcos, nagbukas ng pinto. Cardinal, why don't you join the First Lady and I in this ride going to Batangas? O di, pasok ngayon si Cardinal Sin doon sa kotse kasi mabilis yung kotse. Alam nyo, pinagitnaan si Cardinal Sin ni Imelda at ni, ano, no, ni Ferdinand, no? Alam nyo, nung habang trip, walang nagsasalita. Walang nagsasalita. Tahimik na tahimik sila. Ano nangyari? Eh di, at tahimik. Pagdating sa Batangas, nagtanong ngayon si Ferdinand, si Andy. Sabi niya, Cardinal, why were you so silent during the trip? Tapos sabi ni Cardinal Sin, because I was contemplating. Because I felt I was like Christ, crucified between two people. Tapos tumawa si President Marcos. Tawa siya ganyan, sabi niya, I was at your right side. Therefore, I'm the good team. Ganit na ganit sa inyo. Nagalit si Cardinal Sin kay Marcos.
Nagalit si Cardinal Sin kay Marcos beginning by 1976. Ni-raid ang Sacred Heart Novitiate ng mga Jesuits sa Novaliches ng mga militar. Naghahanap sila ng NPA without the approval of the Ka-Archbishop of Manila. Ang sabi niya, naglabas talaga siya ng pastoral letter na hindi ito tama. No? At eventually yun, critical na siya. Tapos yung pag-joke niya, sinasamahan niya ng ganun, no? Babarata na si Marcos by joke. So yan yung ano ni Cardinal Sin. So, lumabas na yung mga madre, no? Malaking role nila, no? O tulad nito, no? Yan. Isang matinding nangyari dyan, 1976 din. 1976. Bawal na bawal po ang mag-organize ng union. No? At mag-rally lalo ang mga unions. May batas po yan. Pero nag-organize ang La Tondeña. Yan ang unang strike. Na nanalo. So nanalo siya. Ang mga tumulong, sina Edgar Hobson, tapos sina yan, sina Sister Mary Jan Manansan, si Sister Emelina Villela, sila yung tumulong. Panalo yung kaso yun. 1976. Kaya nagsimula na yan. Kahit martial law, kahit bawal, may mga tao lumabas para lumaban. Kasama na yung mga tao simbahan. Ayan, no? High-ranking member of the NPA, Father Luis Alandoni. Si Luis Alandoni, no? Parang, I think, second, parang basta mataas na mataas ito at very close kay Jose Maria Sison. No? Ay, dating pare. So, yan. Kasama nila si Alex Bongcayaw, naririnig nyo lang yan kasi yung squad pumapatay, no? Si Alex Bongcayaw, yung kanilang ano, eh, ano yun, talagang labong leader din yan. Yung Urban Poor, nagkaroon sila ng isang mass protest. Pero yung mass protest nila, hindi sila nag-rally. Nag-misa sila. So, hindi ka manuhulihin kasi nag-misa ka. Pero tignan mo yung mga subtle na mga sinasabi. Kristong Hari ng Dukha at Api. Tapos may mga sigaw ng manggagawa doon sa likuran. No? So, ang ganda. No? Kumbaga yung simbahan, naging aktibo at ginamit din ng tao yung simbahan para lumaban. Okay? Ka-Bertolalia, ka-Crispin Beltran, ayan, nakakulong sila. Mga kasama doon sa La Tondeña strike. At ganito po binabanglas yung mga strike ng mga panahon na yun. Brutal din talaga. No? Welga ng Atex, no? Globe Steel Factory strike. Tignan nyo po, no? Ito yung mga... Tandaan nyo, yung people power, no? Tulad din ang nababanggit ni Ma'am Angela, at nung mga talagang nakakalam ng istorya ng people power, hindi lang yan yung apat na araw. Kulang yun. People power yun, yung buong 1976 to 1986, no? Kasi tignan nyo, yung mga tao, kahit hindi pa malakas yung clamor nun, may mga lumaban na talaga.